Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nagpapatuloy sa pagkilos palayo sa landmass o kalupaan ng ating bansa ang Typhoon Nina. Kaninang alas 4 po ng umaga ito ay namataan sa layong 360 kilometers kanluran nitong iba sa probinsya po yan ng Zambales. Taglay nito ang hanging umaabot sa 120 kilometers per hour at mayroon itong pagbugso na papalo pa rin sa 150 kilometers kada oras. Pakanluran, ang direksyong tinatahak nitong bagyo sa bilis naman na 17 kilometro bawat oras. Ayon po kay pag-asa weather forecaster sa Muldran, kung hindi magbabago itong direksyon at yung bilis ng bagyo, inaasahan nating tuluyan niyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Sa taya naman ng pag-asa, posibleng ito na ang bagyong huling mananalasa dito sa ating bansa ngayong 2016 pero manatiling nakatutok sa mga updates at kaugnay niyan. Sa taya naman ng ating panahon ngayong araw, dominante rin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itong Northeast Monsoon o yung tinatawag nating hanging amihan, particular po yung nakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya naman sa mga susunod na oras, asahan ng pag-iral ng maulap na kalangitan na may chance ng mga mahihinang pag-ulan dito po sa rehiyon nitong Cagayan Valley. Magiging bahagya hanggang sa maulap din ang kalangitan na may chance ng mga pulupulong mahihinang o pag-ulan dito sa bahagi nitong Ilocos Region, gayon din sa rehiyon nitong Cordillera. Para po dito sa atin sa Metro Manila, good news naman dahil magsisimula ng bumuti ang lagay ng panahon. Same weather condition po para dito sa natitirang parte nitong Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao kung saan iiral nga yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan maliban na lamang sa mga chance ng isolated rain showers or thunderstorms. At para naman sa ating sea condition, mayroon pa rin po tayong gale warning na nakataas. Dito yan sa mga baybaying sakop nitong Hilagang Luzon, ganun din sa Western Seaboard nitong Central Luzon kung saan nga inaasahan natin yung pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan lalong-lalo na sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dyan itong Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging ang Isabela, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan kung saan bawal po ang pagpalaot lalong-lalo na para sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayon po sa pag-asa, kasabay nitong unti-unting paglayo ng bagyong Nina dito sa kalupaan ng ating bansa ay bubuti na ang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kaya naman silipin natin ano ba yung inaasahang magiging lagay ng panahon para sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. Unahin po natin sa bahagi nitong Akabanatuan, ganun din sa Kalayaan Islands, Calapan at Sarohas, kumpara nitong mga nakalipas na araw kung saan masungit na panahon ng umiral, paghandaan nyo na lamang yung pagkakaroon no may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Dumaguete naman, magpapakita na muli si Haring Araw pero naroon pa rin ang chance nung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at sa Dipolog, inaasahan naman natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin po niya ni Iral ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan pero sa latter part of the day ay posible itong isolated rain showers or thunderstorms. Ang temperatura sa ating mga nabanggit na lugar between 24 at maaring umabot sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa o para sa Panahon TV. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga po sa inyong lahat.